Bumo mo na ako nagulat. Hindi naman ako nagulat. Yo, what's up? Magandang araw mga kapatid. Andito na naman ang inyong kuya, ang mekanikong si Kuya Lan. So, may intro na ako kanina, pinaltan ko lang dahil gusto kong gulatin. So, shoutout sa iyo, Jan. Antok-antok, oh. So, mga boss, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung kung paano tayo nagbabaklas, no? Nagbabaklas ng starter motor at kung paano po inaayos yan. So, mga bossing, gusto ko lang po sabihin sa inyo na pasensya na ayos sa mga nakaraang araw na hindi tayo nakapag-create ng content, ano, dahil medyo talagang maproblema. Maraming problema. Pero okay lang, tawa-tawa lang. So, mga boss, ito pong simpleng tutorial natin ay kung paano ayusin, tanggalin, linisan, at kung paano ang mga nilalagay sa bawat pyesa ng starter motor mo. So, hindi ko na patatagalin, no, mga bossing, eto na. Pero bago yan, mga bossing, pwede namang pahingin ng isang subscribe at pahit na rin tong notification bell para updated kayo sa mga kagaya nitong tutorial at mga tips pa sa motor ninyo. Kung bago pa lang, mga boss, huwag mo nang patagalin pa. Tirahin mo na yung subscribe button na yan. Okay po, maraming salamat po. Okay, mga boss, ang sisimula natin, ano, so alam kong kaya nyo na itong tanggalin sa motor ninyo, kaya hindi na natin binaklas, no? Hindi ko na pinakita ang binaklas. Pero kung hindi ka pa marunong, kapatid, ganito lang magbaklas nyan. Una mong tatanggalin ay ang wire na nakakonekta rito, yung high tension wire. Pagkatapos, mga kapatid, yung dalawang tornilyo na ito, no? Karamihan nito, ang ulo ay 10mm, pero 6mm lang yung thread, no, mga boss? So may ground pa yan, isang nakakonektang, may nakakonekta pang isang ground yan dito. So pag natanggal nyo na yan, tatlong tornilyo na yan, at dalawang tornilyo at isang nut, so pwede nyo na po itong kalsuhan ng kahoy dito at pukpukin, no, para mahila nyo na ito palabas. So ganun lang po yun, mga boss. Okay, so kapag nabaklas nyo na ito, mga bossing, itong dalawa lang muna ang tatanggalin natin, no. So, may mga pagkakataon po na mahihirapan kayong tanggalin itong tornilyo na ito dahil sa sobrang tagal na hindi nababaklas yan, kumakapit na yung thread, kinakalawang na yung thread nitong bolt na ito. So ang ginagawa po dyan ay pinuputol na lang bandang gitna, no? Puputulin nyo na lang lagare or cutting disc yan. Tapos saka nyo nababaklasin yung thread kapag natanggal nyo na lahat. So minsan kasi nabibilog ito, eh, kagaya nito, mga boss, oh. Hindi siya nabilog pero by script na ang ginamit namin. So ito po ay pinagluagan ko na kanina, no? Kaya madali na itong niluagan ko na, madali na itong mababaklas natin ngayon. O, yan lang ang babaklasin. O, yan. Saka itong isang tornilyong ito. So mga bossing, malalaman nyo na sira na itong starter motor ninyo, no? Kapag siyempre kapag hindi na gumagana or medyo mahina nang umikot. Yan, ibig sabihin yung carbon brass ninyo ay talagang sira na, no? Baka pudpud na. Okay. So kapag natanggal po natin yan, dalawang bolt na yan, mga boss. Ang una po nating tatanggalin dito muna ay parting sa harapan. Pero bago nyo po tanggalin itong parting harapan, hanapin nyo muna, mga boss, yung marka. So agaya nyan, may marka, no? Ito yung kaharap nyo. Yan. So kung wala po kayong makikitang marka na ganyan, yan, kayo na po ang gumawa ng sarili nyong marka, mga bossing. So lagarian nyo lang ng konti o gasgasan nyo lang ng konti sa bandang ilalim, no? Tapos sa kabila naman. So understood na ito yung katapat niya kung wala kayong makikitang marka na yan. Okay? Yan yung marka. Tsaka yun. So kung wala yan, gawan nyo na lang ng marka ninyo, no?
Okay. So meron na tayong marka. At tatanggalin na natin itong isang to. Ayan. So, ayan po, may flat washer po ito. Bakit matanggal? Ah, narito pala. So ayan, no. Washer. Tapos tatanggalin naman natin, mga boss, yung kabila. Ito naman. Hawakan niyo lang muna po ito. Ito po yung laman niya. At may washer din, no? Ayan. After nyan, mga bossing, pwede nyo na itong tanggalin diretso. Itutulak nyo lang po yan papunta ron. Medyo matigas lang po kasi yung magnet nito ay lumalaban. Yun. Okay. So, mamaya po, may papaliwanag ako sa inyo tungkol dito. So, ito na po ang sunod nating tatanggalin, no? Yung mga spring, yung mga tensioner. Hindi yun, yung ano yun. So, sisikwatin nyo lang ito, mga boss. Apat po yung carbon brass nito. Kapag ho nagpalit tayo nito ay isang set, no? Ayan. Ayan lang po. Tapos kabila naman. Ayan. Okay. So pag natanggal na natin yan, mga boss, pwede na nating ilabas lahat ng carbon brass, no? Okay na, mga bossing. So, pwede na nating tanggalin yan. Ito na po yung plate ng carbon brass, no? So, may guide yan, mga boss. So, ito yung guide nyo. Yan, yung nakikita nyo yung maliit na kanal na yan. Diyan, tumatama yan sa maliit din na nakaangat na ito. Yan. Okay? So, ito naman ang tatanggalin natin. So, may mga insulator ito, mga bossing, ha. Kaya medyo ingat. Itong plastic na ito. Ano ba yun? So, ito plastic po ito. Yan. So, para hindi mag-connecta. Kasi ito, mga boss, ay positive, no? Galing ito sa baterya. Kung hindi nyo pa po alam yung sirkuito nito, panoorin nyo na lang po pagkatapos itong video na to. Nasa end screen nilagay ko dyan yung pagpipilian nyo. So ilalagay ko yon. Okay, mga boss. Nut. So nut lang naman ito at saka yung insulation niya na plastic, no? After nyan, mga bossing, kung tatanggalin na natin ito, iaangat nyo lang po ito. Yan, iaangat nyo lang. Tapos hihilain na lang pa konti-konti. No? Yun. So, ganun lang po siya. Ito naman po yung positive na carbon brass. Okay? So, ayan po yung carbon brass niya. So, ito, mga boss, okay pa ito. Gumagana pa ito. So, talagang tinanggal ko lang siya doon sa motor para ipakita lang sa inyo kung paano at kung alin ang mga tatanggalin, no? So, kapag nabaklas na ho natin yan, mga bossing, dahil nga hindi gumagana yung starter motor mo, so, mapipilitan ka pong magpalit nito. Kapag ho ang carbon brass nyo, mga boss, ay halos umabot na dito sa pigtail, no? Ito yung tansong ito. Yan. Kapag malapit na pong umabot dyan sa pigtail yung pudpod, ibig sabihin, mga bossing, ay kailangan mo nang magpalit. Kahit alin lang sa dalawa ang mapudpod, magpapalit ka pa rin ng isang buo. Okay? Yung itong positive niya, depende kung pudpod na rin, palitan nyo na rin, mga boss. So, meron po ako ibibigay sa inyo na isang technique sa paglilinis nito, no? So, mga bossing, ang paglilinis po nito, no, binabrasan lang ito ng gasolina.
Gagamitan mo lang siya ng karamihan kasi ginagamit namin dito boss ay toothbrush para mas medyo matigas yung bristle, no? Kaya natatanggal pati yung mga dumi niyan sa loob, no? Pero ingatan po natin na ma-deform, malaglag or baka masira itong tansong ito. Ang tawag po sa tansong ito ay commutator, mga boss, no? So kung bakit po may itim na yan, yan po yung nagkakaroon po dyan ng arcing, nagkakaroon po dyan ng sparking sa part na ito, kaya nagkakaroon ng pagsunog. So dapat lang po itong malinisan, no? Pwede po itong lihahin ng at least 1,000 or mas manipis pa, no, mga bossing. At huwag masyadong tagalan yung pagliha sa kanya. Palabasin lang natin yung kunting ano lang, kunting tanso lang. Parang ganyan, no? Yan. So, lumabas lang yung tanso, okay na ulit yan. Tatanggalin lang natin, mga boss, yung libag, yung mga kalawang-kalawang. Okay na yan, no? Okay na yan, mga bossing. So, ganyan lang po yung sistema niya, no? Tapos, itong magnet, kailangan i-check nyo rin po kung nakadikit pa. Kapag nakadikit pa, mga boss, goods pa yan, no? So, kung may katanungan kayo, mga boss, i-comment nyo lang, no? I-comment nyo lang sa ibaba kung ano yung mga gusto nyong malaman patungkol dito sa starter motor. So, dahil wala naman tayong papalta, no? Hindi naman ito totally sira, no? Luma lang siya. Kakabit na natin, no, mga bossing, para malaman nyo naman kung paano kinakabit. Okay, mga boss, siguraduhin lang natin na bago natin ikabit ay malinis na lahat, no, malinis na. Dapat malinisan ang husto. So, ang uunahin po nating gawin ay gagrasahan muna natin yung mga pyesa, no. So, ito, lalagyan po natin ito ng grasa. Kunti lang ho, at least dumulas lang siya. Kailangan niya lang dumulas, no? Lagyan ng grasa. Ito, lagyan din ng grasa yung loob. Okay? Ito, mga boss, kailangan din tong malagyan ng grasa kahit konti, no? Para dumulas din. Ganon din ito. Ganon din ito. Kailangan silang dalawa na lagyan ng grasa. Okay? Kunti lang, mga boss. Huwag nyong damihan. Kasi pangit na po pag masyadong madami. Okay na po. Ang una ho nating ikakabit, mga bossing, ay itong carbon brush, no? Isi-set up na po natin yung carbon brush. Itong positive muna. So, kailangan po hindi mawala ang gasket na ito. Insulator po ito, no? Goma. Yan. Goma po yan. So, kailangan nandyan pa rin yan kasi siya ang nagpo-protekta na magdikit itong positive at negative, no? So, naka-ano po yan. Naka-selyo talaga siya dyan. Okay? So, ipasok na natin. O, ganun lang po kadaling ipasok, mga boss, no? Yan. Tapos, pag napasok na, ibababa nyo lang ito. Kabila ang dulo. Yan. Okay? Make sure, mga bossing, na nakagit na yung guma, ha? Guma nitong insulator. So, ikakabit na po natin itong insulator na isa. Yan. At yung nut. So, madali lang ito, mga boss, kayang-kaya nyo to. Hihigpitan nyo lang po nang hindi naman sobra-sobra, mga bossing, kasi baka mabasag yung insulator natin, no? Baka mabasag, kaya alalay lang ho. Pero dapat hindi siya maluagan, no? Dapat hindi siya maluagan ng kamay. Okay? So after nyan, mga bossing, ikakabit naman natin itong negative, no? Hanapin nyo lang po, mga boss, yung tinuro ko kanina. Yan, yung mayroong kanal. So, ayan yung may kanal. Kung napansin nyo yung kanal na yan. Yan. Itapat nyo lang po dito sa isang kanal. Actually, marami siyang pin eh. Apat ang pin. Pero may nag-iisang pin na maliit lang. Kaya, yun ang para sa kanya. Yung kasukat niya lang din, mga boss, no? So, ayan yung pin. Ito yung kanal. So, dyan po yan siya. Dyan po nakakabit yan. Okay? So, papasok nyo lang po ito. Yan. Sa kabila. Yun. Okay. So, after nyan, mga bossing, ipapasok na natin itong
carbon brass, no? Iuurong mo lang ng konti yung spring. Tapos ipasok mo na siya. Yun. Ganun din dito sa kabila. Susunod po natin gagawin dyan ay iaangat muna natin itong mga spring. Yan. Iaangat nyo muna po dyan, no? Yan. Okay? So, after nyan mga boss, nalagyan nyo na ito ng grasa at nalagyan na rin ito ng grasa. Ilalagay na po natin yung kanyang washer, no? O washer. So mga boss, ah, huwag po natin kalimutan itong washer na ito. Okay? Pagkatapos, ipapasok na po natin ang armature dito sa loob ng magnet, mga bossing. So medyo talagang palaban ito, lumalaban. Okay. So lumalabas yung mga carbon brass, mga bossing, no? Bantayan nyo lang, baka pag hinigop ay maputol yung mga carbon brass, no? Bantay-bantayan nyo lang. Pagkatapos nyan, kakabit na natin itong mga spring. So dito po sa taas nakalagay ang spring, ha? Yan. So, yan po yung tumutulak doon sa carbon brush. Yan. Okay? Parang kulang pa. Yun. So, after nyo mga boss, ikakabit na natin itong cover sa likod. Pero kailangan yung washer, no? Yung spacer niya. After nyan mga bossing, itong washer na ito. So, siyempre may grasa na yan, no? Ikabit na rin natin ito. So, ganun lang yun mga bossing, no? Tapos, hanapin mo na yung ginawa mong marka. So, ayan. No? Kapag naimarka nyo yan mga boss, hindi mo na ito po problemahin. Dahil pag tinusok mo ang tornilyo nito, isusunod mo na lang siya. Okay? So, ganyan lang po siya. Ayan. Ganun din po sa kabila. Okay mga bossing, sana may natutunan kayo at nadagdagan yung inyong kaalaman. Sa mga aspiring mechanic dyan na gustong matuto sa pagmimekaniko, try nyo pong mag-comment kung ano ang gusto ninyong sunod nating tutorial, no? Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang pagmimekaniko ay walang katapusang pag-aaral yan mga boss, dahil araw-araw naglalabas at naggagawa ng disenyo ang mga motorcycle company. So kaya dapat araw-araw din tayong nag-aaral. Okay po mga bossing, maraming salamat po sa pagtutok ninyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like and share, okay? Salamat!